And welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. So welcome sa mga Green Yarders. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Green Yard TV. At para naman sa vlog natin for today, eto naman, i-share ko naman sa inyo yung mga most common reasons kung bakit una, naninilaw yung mga dahon, mga halaman natin. Bakit sila nagkakaroon ng mga crisp edges, burnt edges, at saka yung mga brown na mga dahon. So yan, ipapaliwanag natin kung ano-ano ba yung maaaring maging dahilan kung bakit nagkakaganito yung ating mga halaman. And syempre, bukod dyan, i-share ko na rin sa inyo yung mga solutions na pwede nating gawin pagka nangyayari ito sa ating mga halaman. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gusto nga po palang bumisita sa aming garden, na andito po sa screen yung aming complete address. Eto, iisa-isahin na nga natin. Siyempre, kapag ka merong unusual, lalo na kapag ka nakakakita tayo ng mga dilaw o kaya yung pagkutuyo ng mga dahon natin, it's time for us to investigate kasi merong gustong iparating or merong maaaring mali doon sa ating mga halaman. Kailangan nating imbestigahan at malaman kung ano ba yung nagiging cause kung bakit nagiging dilaw or brown or nakaroon ng burning edges yung ating mga halaman para naman masolusyonan natin ng tama. Kasi kung hindi natin talagang makukuha kung saan nagmumula yung kanyang pagkakaroon ng paninilaw o kung ano man yung pagkasira ng mga dahon na meron siya, hindi natin ma-address ng tama yung issue. Kaya wala rin mangyayari. Magtutuloy-tuloy sa pagkakaroon ng mga paninilaw na dahon or burning edges yung ating mga halaman. At ito yung number one natin sa ating list, yung natural aging. Pagdating sa natural aging, yan, mapapansin nyo to sa mga halaman katulad na lamang nitong nasa harapan natin ngayon. Itong halaman na to, ayan, aglo, ay kapag ka napansin nyo or nakita nyo na yung mga halaman naman na una natutuyo or kaya naman naninilaw ay yung mga older leaf, so we don't have to worry about anything kasi natural lang yan. Talagang yan yung tinatawag na natural aging. Eventually, yung mga halaman na yan, siya kasi yung older leaf talaga eh. And especially itong mga halaman na to, ito yung kadalasan na makikita natin sa pinaka-bottom ng ating mga halaman. And o kaya naman, ay ito yung pinaka-outer na leaf na kung ite-trace niyo yung pinaka-tangkay ng dahon na to, siya yung pinaka-nasa labas. So, ibig sabihin lang nun, siya yung older leaf. At kung halimbawa naninilaw siya, at pailan-ilan lang naman, at older leaf at nasa baba nga, so wala tayong problema, tanggalin lang natin. So ito, ano lang, ang pinaka-solution lang dito, syempre medyo ano siya, kapag lalo na kapag madilaw na siya, mas maganda kung tatanggalin na natin. Kapag ka naman ito ay pinatagal natin ng konti, kahit higitin nyo lang yan, automatic matatanggal na siya. Pwede rin naman naggupitin na natin to sa pinaka-baba na portion para naman hindi obvious na ginupit natin siya or wala tayong tinanggal na dahon. Pero sa akin, ang ginagawa ko, naghihintay pa ako ng ilang araw talaga. At kapag napapansin ko na kaya ko na siyang bunutin or hugutin ng hindi kayo na kailangan na gupit, ganun yung ginagawa ko. At the same time, importante rin na tinatanggal talaga itong mga gantong dilaw na mga naninilaw na mga older leaf para naman hindi na siya nakikipag-agawa ng nutrients doon sa ibang mga healthier leaves na meron yung ating mga halaman. And syempre, pagka walang yellow leaf, mas maganda yung halaman natin kasi nakakasira talaga ng pagka nakita mo yung kulay dilaw, nakakasira siya or nakakabawo siya sa ganda ng halaman. Ang next naman sa ating list, syempre yung mga peste like yung mga mealybugs, yung mga aphids, yung mga whiteflies. Ito yung mga kadalasan nating problema at nakikita sa ating mga halaman. Ito kasi yung mga sucking pests or yung talagang naninipsip ng nutrients ng ating mga halaman. Kaya naman namamatay or naninilaw yung mga halaman, mga dahon ng halaman natin. Eventually, natutuyo talaga. Kaya naman talagang tuluyang nadadamage nito yung ating mga halaman. At kapag ka hindi natin ito inagapan, mas kakapal ng mas kakapal yung mga insekto or peste na namamahay dito sa ating halaman. Kaya talagang uubusin nila, iisa-isahin nila yan. At saka makikita mo doon na sila gumagawa ng kanilang colony. So ang pinaka-solution naman pagdating dito, para mataboy natin yung mga peste. Actually, dalawa to. Prevention at saka yung pinaka-solution. Siyempre, mas importante pa rin or mas maganda pa rin kapag ka ipiprevent natin or prevention is better than cure. Ika nga, di ba? So, eto, ang ginagamit lang kadalasan dito ay yung neem oil o kaya naman ay yung fertilizer na pwede nating gawin na ginawa ko din na nandito sa
sa mga previous vlog ko. So, panoorin nyo lamang po yung vlog na yon. Kung gusto nyo yung parang natural na pesticide na gagamitin natin. Kung halimbawa, wala tayong neem oil na pwede nating gamitin. So, ito yung alternative. Pero kung may neem oil kayo, pwede naman na itong neem oil ang gamitin natin. So, kapag ka gusto natin i-prevent yung ating yung mga pagpunta or pamamahay ng peste sa ating mga halaman, so at least every 2 weeks mag-i-spray tayo ng neem oil. Ito naman talagang i-spray mo lang sa mga ano natin, sa mga halaman natin, sa dahon, sa pinakapuno, sa may ilalim, sa may soil, para ma-prevent na natin, hindi na siya pamahayan pa ng mga peste. Pero kung halimbawa, talagang may peste na tayo, at syempre, hindi natin napansin, yun pa rin ang solution natin. Yung paring neem oil o kaya yung pesticide, na natural pesticide na ginagawa natin sa bahay as an alternative, kaya lang, mas often yung pag-aano natin, yung pag-spray natin sa kanya. At least, gawin natin once a week yung pag-spray ng neem oil doon sa ating mga halaman hanggang sa tuluyan ng lumayas yung ating mga peste na nakatira doon. And then, kapag tingin natin wala ng peste, pwede na tayong maging every 2 weeks yung pag-i-spray ng neem oil doon sa ating mga halaman. And ang next naman sa ating list ay yung pagiging root-bound naman ng ating mga halaman. So ito, malaking factor din to kung bakit nagkakaroon ng paninilaw sa ating mga dahon ng ating mga halaman. Kasi ito yung sasabihin na natin, pagka binunot natin yung halaman natin dun sa pot para ma-check yung roots niya, at nakita nyo naman na talagang kinakain niya na yung space, ang pinakapasaw na pinaglalagyan natin. So, ang nangyayari kasi dito, ang pinakamagandang example dito, itong ating Adansoni eye. Ang bilis kasi talagang lumaki at humaba at kumapal na rin itong mga ugat ng Adansoni eye. And even itong matataas natin, even nga yung mga bagong propagate lang natin, nasa much smaller pot, ang dami na kagad na nakain na space nitong ating mga Adansoni eye na to. So, ang nangyayari, nadideprive yung ating halaman ng nutrients, ng air, even ng water, dahil wala ng space na pinagagalawan masyado. Dahil masyado nang malaki yung space na kinakain ng ating mga ugat. Ito rin yung nagiging dahilan kung bakit, kung mapapansin nyo, hindi na lumalaki, medyo bumabagal sa paglaki, o kaya naman ay hindi gumaganda, hindi kumakapal, lumalago yung ating mga halaman. So, ang pinaka-solution dito sa ating root-bound na mga halaman, syempre, repotting. So, itatransfer lang natin siya sa much bigger pot. Sasalina natin siya ng panibagong soil, mas maganda, para at least mas marami yung nutrients niya na makukuha. O kaya naman, may mga pagkakataon na pwede naman nating itrim yung too much roots na meron doon sa ating halaman. Hindi naman yan, syempre, dadaan pa rin siya sa kailangan natin ulit siyang establish once na nalikot yung ugat ng isang halaman, syempre medyo nai-stress yan. Pero hindi naman lahat ng halaman yung sasabihin mong sobrang sensitive na medyo malikot lang ng konti, may stress yung halaman. So may mga halaman din naman na kahit yun nga, bawasan mo ng konti yung roots niya, o kaya kahit malikot siya, ganun pa din naman. So yun lang naman yung kailangan natin gawin para naman magtuloy-tuloy sa paglaki at sa pagiging healthy yung ating mga halaman. And ang next naman sa ating list ay yung too much fertilizer. So yung too much use of fertilizer is masama rin yung epekto sa ating mga halaman. Especially sa mga dahon, makikita natin yan. Pagka nagkaroon yung mga dahon ng mga halaman ninyo ng una, nakikita nyo na nasusunog siya, o kaya nagkakaroon ng paninilaw sa edges, o yung edges niya yung nasusunog, maaaring too much fertilizer. Lalo na kung halimbawa, hindi naman siya tinatamaan ng direct sunlight. So there's no way para masunog yung mga dahon niya nang dahil sa sunlight na nakukuha niya. So maaaring isang factor dito ay maaaring too much talaga yung paglalagay ng fertilizer. So yung sa fertilizer naman, kailangan right amount of dosage lang yung ibinibigay natin sa fertilizer. So, minsan kasi napapasarap talaga tayo, lalo na kapag halimbawa bago lang tayo sa paghahalaman, medyo naiinip tayo, gusto natin kagad pagandahin yung ating mga halaman. So fertilizer tayo ng fertilizer. Kapag ka ganito yung ginawa natin, so ang nangyayari dito, kapag ka too much fertilizer yung inilalagay natin, imbis na makatulong ito para dun sa pagpapaganda at pagpapalago ng ating mga halaman, nagkakaroon siya ng toxic effect sa halaman na kung saan nagre-resulta ito doon sa pagkasunog ng kanyang mga dahon. So yun yung mga reasons kung bakit. Kaya importante na maingat din tayo at right amount nga lang yung dosage na ginagamit natin kapag ka tayo ay nagfer-fertilizer. There's a lot of fertilizer naman na pwede natin gamitin. Yun nga lang, may mga instruction din naman yan lagi kapag ka tinignan mo sa likod, lalo na yung maganda yung packaging ng fertilizer na mabibili natin.
meron yang use kung papaano, kung gaano kadami at yung kailan natin pwedeng gamitin. Tulad dito, itong mga fertilizer na pinadala ni Agro Tiger. Maganda to kasi bukod sa talagang naka-ano na siya, naka-well-packed na siya, at maganda yung packaging niya, merong instruction kung paano gamitin. So, hindi kayo malilito. Nandiyan na rin kung ano yung NPK level nitong mga halaman na to na makakatulong lalo na kapag ka-beginner tayo sa paghahalaman. And ang next naman sa ating list ay yung tinatawag naman na transplant shock. So, dito naman sa transplant shock, pansin nyo to kapag ka nagre-repot tayo ng mga halaman o even kayo nagre-repot kayo ng mga halaman, hindi maiiwasan na merong nanlalagas at nanlalaglag ng mga dahon o kaya naninilaw, minsan nag-wilt talaga o tumatamlay yung mga dahon ng mga halaman natin, dumadapa or bumabagsak. So, ibig sabihin lang kasi nun, may transplant shock. Para siyang kaugnay o karugtong ito ng ating repotting. So, ito, every time na mag-repot kasi tayo, talaga tayo, nangyayari ito, lalo na dun sa medyo may pagka-sensitive na halaman. Ito naman, masusolusyonan natin siya. Although common talaga to kapag nagre-repot tayo ng mga halaman, pero ang pinakamaganda nating gawin is una, yun na, maging maingat tayo sa pagre-repot ng ating mga halaman para hindi naman masyadong ma-stress yung mga ugat nito at hindi masyadong maging malala yung epekto nito sa ating mga halaman. At the same time, kapag inirepot natin yung mga halaman, yung mga bagong repot natin, ilagay natin siya sa portion ng bahay natin o kaya dun sa area na make sure lamang na shaded siya at hindi siya tatamaan ng direct sunlight. So, yun yung kailangan ng mga halaman na bagong repot lamang para mas mabilis siyang makarecover. Papansin nyo naman yan, after a week or two, unti-unti siyang magre-recover at unti-unting manunumbalik yung pagiging healthy niya or yung pagtayo ng mga halaman o ng mga dahon niya. So, wala naman tayong dapat ipaglala. Minsan, hindi lang talaga maiiwasan na ganun yung nangyayari kapag tayo ay nagre-repot ng ating mga halaman. And ang next naman sa ating list ay yung tinatawag naman na high soil pH. So, malaking factor din to kung bakit minsan naninilaw yung ating mga, yung mga dahon ng ating mga halaman. And ito, compare mo dun sa mga naunang i-discuss natin kanina, medyo mas mahirap tong i-diagnose unless meron kayo nitong moisture meter. Kaya napaka-importante din ito eh. Kasi ito, itutusok mo lang talaga sa soil and then mamomonitor nyo na or mamomonitor mo na kung gaano ba kataas yung pH level na meron dito sa soil. Kaya sobrang importante nitong gadget na to. Nakakatulong talaga to. And ito, hindi naman siya kamahalan eh. Kaya kung halimbawa medyo nagkakaroon kayo ng problema sa mga halaman nyo, hindi nyo mapaganda yung certain kind of plant na to, makakatulong ng malaki itong moisture meter na to. Since yung nga, kaya niyang sukatin yung pH level ng soil na meron dun sa ating halaman, malalaman natin kung acidic ba or alkaline yung soil na pinaglalagyan natin. Yung pinaka-recommended na level ng pH level na para sa mga halaman natin para makakuha siya ng enough nutrients ay 6.5. So, kailangan dun lang naglalaro yung pH level ng ating mga ano, ng ating mga soil na ginagamit sa ating mga halaman. Kumbaga parang slightly acidic lamang siya, na which is the best for our plants. Ito, ginagamit din talaga namin 'to. Malaking tulong 'to. Mo-monitor kasi namin yung una, yung moisture na meron dun sa pot or dun sa ating halaman at saka yung pH level nga. So ayan, napaka-importante or nakakatulong talaga siya ng husto para mas maalagaan natin yung ating mga halaman. And ang susunod naman sa ating list ay yung temperature naman. So ito ang pinakamalaking pagsubok sa akin dito ay yung sa aming adenium. And yun yung isang siguro malaking factor. Diba, hindi ko nga mapaganda yung adenium namin. Ang ganda siya nung binili namin. And then eventually, nalagas lahat ng dahon niya, nawala. At pagkatapos, yung bulaklak niya, hindi na siya ulit umusbong. Kami nag-comment noon no, kung paano pala yung dapat gawin. And yun nga, isang malaking bagay na naka-apekto sa kanya ay yung temperature. Kasi ano siya eh, parang hindi pala namin naibigay yung warmer temperature para sa mga adenium namin. Kaya pala nagkaganon. And ito kasi mga adenium during winter or sa malamig na panahon, dito nagsisimulang manlagas, manlaglag yung mga dahon ng ating mga adenium. Yun yung nangyari sa amin. Pagkatapos, ang gusto pa nga nila ay yung direct sunlight, which is yun yung ginawa natin. Kaya naman, napahealthy ulit natin, napanumbalik natin yung mga dahon. At saka, last time lang, namulaklak na ulit siya. So, malaking bagay din, malaking factor din yung temperature sa ating mga halaman. Bakit naninilaw at eventually nanlalagas yung dahon ng ating mga halaman. Pero minsan kasi hindi rin maiwasan eh. Kasi, syempre, lalo na kapag medyo malamig na yung panahon natin,
So, dumadaan pa rin kasi yung ibang mga halaman sa dormancy period. Katulad na lang din ng mga caladiums, di ba? Ito yung isang halaman na medyo sensitive din pagdating sa temperature na nakukuha nila. At meron din silang dormancy period katulad ng mga adenium. And ang next naman sa ating list, syempre hindi naman pwedeng makalimutan yung sunlight, yung amount of light na nare-receive ng ating mga halaman. So ito, mapapansin nyo, kung halimbawa yung halaman ay biglaan nating ipinasok sa loob ng bahay natin, di ba napapansin nyo yung iba naninilaw yung dahon niya and then nanlalagas or nagbabagsakan. Kapag ka naman halimbawa, inilagay natin yung halaman natin sa direct sunlight, nasusunog dito naman, nasusunog yung mga edges niya o yung mga tip ng ating mga halaman, yung mga dahon ng ating mga halaman. Ang pinakamagandang gawin natin dito, although ang mga halaman naman po kasi ay natetrain nga yan pagdating sa amount of light na nare-receive niya. Pinakamagandang gawin natin or pinakamagandang solution dito is, halimbawa, bumili tayo ng halaman, alamin natin yung spot na pinaglalagyan niya doon sa garden shop na binilhan natin. Kasi makikita natin doon. Kasi syempre, binili natin yung halaman na yun kasi nakita natin na maganda. Ibig sabihin, yung amount of light na nare-receive niya doon ay malaking factor kung bakit gumanda yung halaman na yon. So yun, yun lang yung dapat nating ibigay na kung ano yung nare-receive niyang amount of light noong binili natin siya, dapat yun din yung ma-provide natin. Kung halimbawa man medyo dark yung spot or space sa bahay natin, ilagay natin siya sa isang spot na malapit sa bintana para at least mas marami pa rin yung amount of light na nare-receive niya. At hindi ma-shock siya or ma-stress siya dahil biglang kokonte yung nakukuha niyang amount of light. And yun, matetrain mo naman yan unti-unti eh. Even yung mga ano nga, diba? Even yung mga outdoor plants, like yung rubber tree naman kasi, outdoor plants yan, yung mga fiddle leaf, talagang nagiging puno sila. Pero bakit nagagawa nating ilagay sa indoor? So unti-unti, yun lang talaga yung ginagawa ko sa amin. Yung mga rubber plant namin, hindi na siya tinatamaan ng direct sunlight. Yung fiddle leaf namin, hindi siya tinatamaan ng direct sunlight. Pero hindi nanlagas yung mga dahon niya. And sa mga ganong klase ng halaman na malalaki, ang sinapansin mo kagad kapag yung isang dahon ay nalagas or nalaglag. Kasi syempre, ang laki ng space na kinakain nung dahon na yon. Kaya yun, manonotice mo kagad. So yun lang yung ginawa namin, train lang. And ito, kung halimbawa naman, indoor plant siya, gusto mo siyang ilabas, hindi mo rin siya pwedeng basta bigla na lang ilagay sa direct sunlight. Dahil sigurado, tupok or sunog yung dahon na meron siya. Kaya mas maganda dyan, unti-unti. Sanayin mo, let's say, morning, nakaka-receive siya ng direct sunlight, tapos ibabalik mo siya, and then patatagalin mo ng patatagalin yung pag-stay niya sa direct sunlight. Hanggang sa unti-unti, matotolerate niya na yung direct sunlight. So, yun yung mga solutions na ginagawa namin when it comes dun sa mga halaman namin para hindi masunog yung mga dahon nitong mga ibang klase ng halaman. And ang next naman sa ating list, syempre, kung may sunlight tayo, sigurado meron din tayong improper watering. So, dito sa improper watering, ito, medyo mabusisi siya kung tutuusin. Kasi maaaring ang nagiging dahilan ng improper watering natin ay naninilaw yung mga dahon o kaya naman nagkakaroon ng brown edges o kaya ay brown tip yung mga dahon ng ating mga halaman. So ito ay dahil sa improper watering na ginagawa natin. So ang isang reason kung bakit naninilaw yung mga dahon ng ating mga halaman ay dahil doon sa moisture stress. So itong moisture stress na to, it's either kayo ay nag-overwater or nag-underwater. Kaya nangyayari to. Siyempre, kung halimbawa naman, brown tip, brown edges yung meron sa ating mga halaman, isa lang yung ibig sabihin nito. Talaga nag-underwater tayo kasi yung water na idinidilig natin sa mga halaman natin o yung nakukuhang water ng ugat ng ating mga halaman ay hindi nakakaabot doon sa pinaka-edge or pinaka-tip ng ating mga halaman. Kaya yun yung unang natutuyo. Kasi yun yung distribution eh. Syempre, pinaka-dulo siya, pinaka-malayo siya, kaya pinaka-last siyang makaka-receive ng tubig galing doon sa ating pinakahalaman. Kaya yun yung nangyayari kung bakit natutuyo, nagkakaroon ng brown edges. And katulad ng palagi kong sinasabi, hindi ako fan ng scheduled watering. Mas gusto ko na i-check yung moisture level ng lupa, ng soil ng ating mga halaman sa pamamagitan ng pag-poke nito. Syempre, mararamdaman mo naman, makikita mo naman yan na pagka ni-stick mo yung finger mo dun sa pinaka-soil niya, kung hanggang saan na ba katuyo or kabasa or gano'n pa ba kabasa yung ating pinaka mga halaman. So, yun yung kadalasan ko talagang ginagawa. At kapag halimbawa, nag-suffer na or nagkaroon na ng mga brown edges yan dahil sa underwatering, hindi na natin mapapanumbalik yung ano niyan, yung pinaka
dating ganda ng mga dahon na yan. So, ganyan na talaga yan. And ginagawa ko na lang kapag may mga halaman ako na nagsasuffer sa ganyan or nagkakaroon ng mga brown edges, brown tip, minsan, ginugupit ko na lang yung portion na talagang tuyo na para naman hindi masyadong visible. Kasi yung mismong dahon naman niya, lalo na kung malaking portion pa yung maganda, ay malaking factor pa rin. Parang hindi mo kailangan magtanggal ng isang buong dahon. Tatandaan din po natin na mas mahirap naman kapag ka nag-overwater tayo kasi mas malaki yung chance na mamatay yung ating mga halaman kapag ka overwatering yung dahilan kasi magsasuffer naman yung mga halaman natin sa root rot. Kaya pagka nangyari yan, ayan na, unti-unti makikita niya, mabubulok na yung ugat niyan hanggang sa yung halaman natin ay tuluyang mamatay kapag ka hindi natin na-address yung issue or hindi natin naitama yung watering na ginagawa natin sa ating mga halaman. At ang isa pang factor niyan, kapag halimbawa alam naman natin na ayos-maayos yung pagdidilig natin, yung nako-constrict yung roots niya, ibig sabihin masyadong nasasakal ng soil na ginagamit natin kasi may mga soil tayong minsan nagagamit. Tulad nung nandun pala sa anthurium na magnificum natin nung niripat namin at saka yung sa Emerald Beauty. So yung soil niya talaga ay nagdidikit-dikit na parang clay na, hindi na makahinga yung ugat ng ating mga halaman, hindi na siya makakuha ng air. Nagiging problema to kapag ka hindi talaga well-drained potting soil yung ginamit natin. Kapag ka mas, kumbaga too much clay, ubu-ubu talaga yung lupa doon sa ating mga halaman kung saan naaapektuhan yung ugat. Kasi yun nga, hindi na maganda yung drainage niya dahil dikit-dikit na siya, na kaya naiipunan ng tubig. Hindi rin maka-absorb ng maayos yung mga ugat dahil doon sa klase ng lupa na meron siya. At the same time, wala na rin masyadong air na nakukuha or nakakapasok doon sa pinakailalim. Kaya nangyayari, pumapangit yung mga halaman natin, pumapangit yung mga dahon, naninilaw. Yun yung mga maaaring factors na nakakaapekto sa ating mga halaman. And syempre, tatandaan din natin yung sa overwatering and underwatering, kapag ka yung mga indoor plants, mas matagal matuyo yung soil na meron dyan dahil hindi naman sila katulad ng mga outdoor plants na nakakakuha ng direct sunlight. So yung mga outdoor plants, yan ay prone, mas prone sila sa underwatering. And yung mga indoor plants naman natin, sila naman yung talagang nagiging prone naman sa overwatering. Dahil na nga rin doon sa magkaibang spot or space na pinaglalagyan. Kaya hindi advisable yung scheduled watering. Mas gusto ko pa rin talaga na i-check every time yung soil niya para malaman ko ba kung it's time na to water them or hindi pa. Kapag nakikita natin na ganito na pala yung problema, yung soil, mas maganda na i-repot natin tsaka palitan natin yung soil. Lalo na kung halimbawa overwatering tayo, nagsasuffer na sa root rot, palitan na natin totally yung soil, gupitin natin yung mga nabubulok na ugat kung meron man, and then tsaka natin siya i-repot. Eventually, makaka-recover din yung ating mga halaman. Every time naman na magre-repa tayo, check din talaga natin yung soil. Kasi pagka naman masyado namang mabuhangin yung ginamit natin, yung mga loam soil na bibili natin, kung mapapansin nyo, sobra namang mabuhangin siya. Hindi rin siya maganda para doon sa ating mga halaman. Kasi kapag ka naman dinilig natin siya, dire-diretso naman yung pag-penetrate niya or dire-diretso naman palabas yung tubig na idinilig natin. Hindi na nagkakaroon ng chance or ng opportunity na maka-absorb ng enough water yung ating mga halaman. Kaya yun, lumalabas pa rin yung mga sintomas doon sa mga dahon ng ating mga halaman. Kasi nga, improper watering pa rin, improper kasi, or hindi tama yung soil na ginagamit natin. So they go hand in hand talaga, yung soil at saka yung pag-water natin. So malaking factor ito para mapaganda yung mga halaman na meron tayo. Kung piling nyo, medyo mabuhangin talaga yung soil na gagamitin nyo, pwede nyo naman siyang dagdagan ng garden soil. Para at least mas gumanda ng konti yung mixture na meron tayo. Kaya nga yung sa amin, yung ginagamit namin, even yung ano namin, di ba? Yung loam soil na nabibili ko, minsan hinahaluan ko siya ng garden soil at saka ng tuyong ipanampalay para mas maging maganda yung mixture ng aming ginagamit na lupa. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng GreenyardTV, and thank you for watching.